Hello, good day sa inyo guys. At muli, ito ulit si Irene ng Feel Good Business TV. Ngayon guys, ang isa-share ko sa inyo ay paggawa ng banana chips. Okay. Una guys, kailangan nating hugasan yung saging na gagamitin natin or lulutuin natin para gumawa ng banana chips, okay? So, dapat guys, ang gagamitin natin, saging na saba, yung hindi pa siya hinog. So, magandang-maganda kung hilaw talaga yung magagamit natin. So, eto, nag-try naman ako ng isa kanina. Medyo madilaw lang ng konti yung balat niya, pero hilaw pa din siya yung laman niya. So, ayan guys, huhugasan muna natin siya. Then, pabalatan. So, ayan. Ayan guys, nahugasan ko na yung ating saging na saba. So, babalatan ko na siya, then hihiwain ko siya ng maninipis. So, make sure guys na maninipis yung pagkakahiwa natin. Kung may available na filler sa bahay, mas maganda kung yun ang gagamitin. So, ayan. Balatan ko siya. Kasi guys, kapag mas manipis yung pagkakahiwa natin sa saging natin, mas ano siya, mas crispy, mas malutong yung magiging banana chips natin. So, balatan muna natin lahat para mamaya, diretso na natin siya hihiwain. A few moments later. So, eto guys, yan. Nagayat na lang ako gamit ang kutsilyo ng maninipis. So, as much as possible, sana ganyan kaninipis yung maging slice natin or maging hiwa natin sa ating gagawing banana chips. Yan. Para mas maging malutong siya. Yan, guys. Yan siya. Actually guys, nagtanong ako sa nanay ko kung meron kaming peeler, 'di ba? Sinabi ko kanina na mas maganda sana kung peeler yung gagamitin natin kasi mas manipis ang magiging hiwa natin sa ating saging na saba. So meron kami, kaya lang mapurol. So ito siya guys, 'yan. Mapurol siya, pero maganda yung pagkaka slice niya, yung pagkakahiwa niya, talagang manipis. So 'yan. Ito sana yung goal natin. Kaya lang, although dun sa, dito sa hiwa ko sa kutsilyo, medyo matagal, kaya lang mas marami siya. So, ano to, pang snack lang naman namin, guys. So, kukunti yung saging na saba ko. So, mas okay rin na kutsilyo yung ginamit ko. Mas maliliit, yan. Mas marami naman yung magiging gayat. So, pag peeler kasi, tapos ang liit ng saging ko, yan, manipis lang siya. Pag peeler, parang kukuunti yung magagawa natin na mahahaba. So, okay na rin. Basta make sure guys na ninipisan natin yung cut natin, yung hiwa natin sa ating saging na saba. So, ganyan siya. So, mamimit pa rin naman natin yung gusto nating lutong ng ating banana chips pagka luto natin. So, ito yung hiwa sa peeler. Yan. So, hindi na ako nag-take ng risk na gamitin to. Yan, guys. Diyos ko, baka nung bago matapos yung video ko na to, eh, hiwa-hiwa na ako, ba? Diba? So, gamit na lang ako ng kutsilyo. Maganda rin naman yung hiwa niya. So, yan. Gandahan na lang natin at nipisan. So, yan siya. Hiwa lang tayo ng manipis, guys. Tsagain lang natin. Tsagain lang natin. Sabi nga nila, kapag may tsaga, may sinigang. Ay, joke lang. Kapag may tsaga, may nilaga, guys. So, tsagain lang natin para ma-meet natin yung gusto nating crispy, crunchy banana chips. Okay, yan. Medyo matagal, guys, pero mahaba man daw ang prosesyon, guys, sa simbahan din ng tuloy. Okay. So, ayan. Tapos ko na mahiwa yung ating saging na saba. So, ayan na siya.
So, natsaga ko rin siya, guys. Nakuha rin sa tsaga. Okay? So, ngayon, lalagyan natin siya ng asukal. So, ililipat ko lang siya sa isang lagayan para mahalo ko siya ng mas madali. Okay? Lilipat ko lang siya. So, ayan guys, yung paglalagay natin ng brown sugar, depende kung gaano karami yung saba na gagawin nating banana chips. So, ako kanina, 8 pieces lang yung ginawa ko na saging na saba since pangkain lang namin dito sa bahay. So, para lang sa amin ng anak ko, saka ng nanay at tatay ko. So, wait lang guys, may dumaan ng motor. So, ang nilagay ko lang na asukal, guys, ay 2½ na tablespoon. So, yan. Hahaluin lang natin, guys. So, nakakamay lang ako para mas mahalo ko siya mabuti. Kailangan lahat ng saging natin malagyan. So, haluin lang natin siya mabuti, guys. So, lagi lang natin i-make sure na malinis yung ating kamay. So, mahalaga. Mahalaga, wait lang guys. Nandito kasi ako sa labas. So, may dumaan. Medyo may kaaway yata. Napatigil tuloy ako yan. So, yan. Haluin ko lang mabuti hanggang malagyan ng asukal ang ating hiwa-hiwang banana. So, yan. Ayan na siya guys. Ayan. So, excited na ako, guys, kasi first time ko ulit na gumawa. Lahat ng niluto ko ngayong lockdown, ngayong quarantine, ay first time lahat. So, nakakatuwa rin naman, guys, although nakakalungkot, pero in some ways, nakakatuwa sa part ko kasi natuto kong magluto. Kakahiyang i-share, pero yun ang katotohanan, mga kaibigan. Natuto kong magluto. Pero sobrang fulfilling, napakasarap sa pakiramdam guys, na natuto kong magluto ngayong stay at home tayo. So nagamit ko siyang mabuti. So ayan siya guys, hintayin lang natin, set aside lang natin ng mga 5 minutes para ma-absorb nung saging natin yung asukal. Okay guys, then ipiprito na natin. Ayan siya. Guys, nagpainit na ako ng mantika. So, ayan. So, dapat medyo marami yung mantika natin para maganda yung pagkakaprito natin sa ating banana chips. So, guys, ito, medyo matagal-tagal na proseso yung pagpiprito para hindi kasi siyang manikit, para hindi magdikit-dikit yung pagpiprito natin sa ating banana chip, kailangan niya paisa-isa. Oo po guys, totoo, paisa-isa yung paglalagay natin yan. Tapos kailangan mahina lang yung ano natin, yung apoy, kasi since manipis siya, manipis siya, mabilis siyang maluluto. So ayaw naman nating masunog. Ayaw naman natin siyang masunog since manipis siya. So yan. Importante yun guys. Then, halu-haluin natin. So, bilisan na lang natin yung paglalagay. Matatapos din tayo guys. Para ma-achieve natin yung gusto natin, lutong ng ating banana chips. Saka para maiwasan natin ang pagdidikit-dikit ng mga to. So, yan. Tsaga-tsaga lang guys. Then, halu-haluin natin. So, ayan siya, guys. Halu-haluin lang natin. Para maiwasan ang pagdidikit-dikit. So, ayan. So, guys, ulitin lang natin yung process hanggang maubos natin yung gawa nating saba.
Okay? So, yun siya. A few moments later. So, eto na ang ating finished product. Crispy banana chips. So, yan guys. Natapos na natin prituhin yung ating ginawang saging na saba kanina. So, ayan na yung ating banana chips. So, guys, mukhang nakuha ko naman yung goal na hindi magkadikit-dikit sa pag... Ay, nahulog. Kainin ko na lang. At crispy and crunchy pa siya. Natawa yung nanay ko kasi kinain ko yung nahulog. So, ayan. Yung pagpiprito natin kanina, guys, na-achieve naman natin yung goal na hindi siya magkadikit-dikit. Yan. Tapos, sa sobrang nipis ng ating pagkakagayat, gamit ang kutsilyo kasi wala akong peeler, malutong naman yung ating ginawang banana chips. So, para ma-retain natin yung lutong ng ating banana chips, kung hindi na natin siya kakainin, kung marami tayong nagawa, lagay lang natin siya sa isang container na may takip. Okay? So, yan siya, guys. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, titikman ko siya ulit kung gano'n siya ka-lutong. So, yan. Medyo may nasunog lang ako, pero okay naman. Hindi man siya mapait. Masarap pa rin siya, guys. At saka yung tamis, tama lang. So, ayan siya. Ayan siya. Yan. Pagkaluto ko nung crispy banana chips, tulad ng lagi kong ginagawa, titikman natin siya kung gaano siya ka-crispy. Parang medyo, ano na nga siya eh, medyo matagal na sa lab. Kumbaga, medyo matagal na, matagal ko nang naluto, hindi na mainit, titikman pa rin natin kung gaano siya ka-crispy. Mukhang crispy, crispy pa rin siya, guys. Ayan, nabubulol na ako. So, ayan, tikman natin siya. Marinig ba, guys? Crispy pa rin. Tsaka, sakto lang yung tamis. Masarap. Snack pang buong pamilya. Tasik pa. So, guys, yan. Sana, meron kayo ulit na pulot sa ginawa kong video ngayon sa paggawa ko ng crispy banana chips. Okay, guys, para sa mga susunod kong gagawin pang videos, subscribe lang kayo, comment, at talaga, nabubulo na ako. Talagang na-appreciate ko. Kahit cooking edition yung ginagawa ko, guys. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood. And hanggang sa muli. God bless everyone.